Okay guys, kumusta? Welcome back po sa ating YouTube channel. At sa video na ito ay ituturo natin yung basic. So, ano yung function ng mga connection dito sa compressor. So, itong compressor na ito guys ay isang compressor ng refrigerator. Ayan, and then tuturo natin yung function ng relay at saka yung overload protector. Okay, so paano ba natin simulan? So, simulan natin sa pagbukas. So, may mga baguhan tayong kapwa technician na kahit sa pagbukas ng cover ay nahihirapan pa. So paano ba ito buksan mga ka-GTEC? So itong kanyang itong metal, so tutulak lang natin to, pupush lang natin. Ayan. And then hatakin natin dito. Okay? So pagbalik naman, okay, tanggalin muna natin 'yan. So natanggal. So pagbalik naman, so isabit muna natin dito yung isang side. Oh, balik rin natin dito sa kabilang side. And then, pupush lang natin. Ayan. So, nakalock na siya. So, sa pagbukas naman, dahil may mga baguhan na ginagawa nila, ginanito nila ng screwdriver. So, mali po yan. So, ang pagbukas nito, push mo lang konti. Ayan. And then, natakin dito or gumamit ka ng screwdriver, pag ganyan. And then, mabubuksan mo na yan. Okay. So, natanggal na natin, then buksan na natin. Okay. So, ito po yung connection ng refrigerator. Actually, basic lang ito mga ka-GTEC. So, meron siyang relay at meron siyang OLP or overload protector. Okay, so hugutin muna natin itong relay. Ayan. So, ito siya guys. Okay, yan. So, ito yung relay natin. And then, ito yung kanyang overload protector, OLP. Ayan, ito siya. So, tatanggalin din natin. So, take note mga ka-GTEC na ang OLP ay nakakonect sa common. So, kung pansinin natin, dito siya nakakonect. Okay? So, ibig sabihin yan, itong connection na ito, itong terminal na ito, ay ito yung kanyang common. Now, halimbawa, kung hindi natin alam, halimbawa, nag-check tayo ng compressor, tapos ito na yung nadat na natin, so wala na yung overload, wala na yung relay. So, kailangan mo siyang i-check, paanda rin. So, paano ba gawin? So, siguro, meron kayong dalang kung meron kayong dalang overload at saka relay, pwede nyo siyang i-check. But, ang tanong is, alin ba dyan yung common? Kasi kapag titignan natin itong ating overload, pwede naman natin siya ikabit dito. Ayan. So, kung mapapansin nyo. Ayan. So, kasya siya. Pwede din dito sa kabila. Ayan. So, posible na kung di natin alam paano hanapin yung common dito, pwede naman natin sabihin dito, pwede dito. Ayan. So, kasyang-kasya naman siya. Pwede rin dito sa kabila. Ayan. So, halimbawa, ikabit natin yan pa ganyan. So, pwede naman kasi kasya naman yung overload natin plus yung relay natin pa ganyan. Pero, tuturo ko sa inyo guys kung paano natin malaman yung common. Actually, may nilabas na ako na video nito. Pero, para ma-refresh lang yung mga kapwa technician natin, yung mga baguhan, nagsisimula pa lang. So, tuturo natin ulit. So, sa paghanap ng common dito, common running at saka yung starting. Okay, so, kailangan meron kayong panukat. Meron kayong tester, meron kayong analog o digital, so pwede nyong gamitin yan para malaman nyo lang kung alin ba dito yung common. So napaka-basic nito mga ka-GTEC, ngunit kapag hindi natin alam, lalo na sa mga kapwa natin technician na baguhan, ay posibleng malilito po sila kung paano natin hanapin. Tuturo ko sa inyo guys kung paano natin hanapin. So unang-unang step ay hanapin natin ang may pinakamataas na resistance sa pares ng pares ng terminal na ito. So halimbawa, kukuha tayo dito. Ayan. So kung pansinin natin, so yung tester ko nakasit lang siya sa X10. So kung pansinin natin, meron tayong nakuha na mababa sa 5, nasa 4.5 ohms. Multiply natin by 10, nasa 40 plus. Okay, and then kukunan naman natin dito sa kabila. Ayan. So, meron tayong nakuhang 2
multiply natin by 10, so nasa 20 ohms. Okay, yung sa kabila 40 plus, dito 20, and then lastly ito. Okay, so pansinin nyo yung tester natin. So pasensya na sa manok mga kajetek. Ayan, so pansinin nyo yung tester natin. Ito yung pinakamataas na nakuha natin. Ayan, nasa 6 ohms. Multiply okay natin by 10, so nasa 60 ohms siya. So ito yung pinakamataas. Okay, so balikan natin dito sa terminal. Nung tinistira natin to, meron tayong nakuhang 4 plus. Meron tayong nakuhang 4 plus ohms. Ayan, 4.5. And then dito sa kabila, okay, nasa 1 plus or malapit sa 2. Pero dito sa bandang itaas, ayan, so may nakuha tayong 6 ohms or 60 ohms. Okay? So ito yung pinakamataas. So ibig sabihin niyan, yung terminal na hindi natin na-tester, so ito, tingnan nyo, dito tayo nag-tester. So ito yung may pinakamataas na resistance. So ibig sabihin niyan, ang terminal na hindi natin tinester, yun ang common. Ito. Itong terminal na ito. So, ulitin natin yan. Meron siyang 6 ohms or 60 ohms. Kasi naka times 10 po tayo. So, itong terminal na hindi natin na-tester. Ayan, ito siya. Itong left at saka right. Yung sa bandang ilalim, yun ang hindi natin na-tester. Yun ang common. Kaya nga yung pagtanggal ko kanina, dito nakakabit yung ating OLP. Dahil ito ang common. So, pinapakita lang natin kung bakit nagiging common siya. Now, kung tatanungin naman ninyo kung alin ba dito yung running at saka starting. So, ganito yan guys. Ang starting, yun ang may pinakamataas. Mula sa common yung pag-tester. Mula sa common dito, ito yung common natin. And then, dito sa dalawang terminal na ito, isa dito ay starting. So, ang starting, may mataas na resistance kumpara sa running. Now, taliwas ito sa wiring ng electric fan. Kasi nabanggit ko doon na mas mataas ng resistance yung running kumpara sa starting. Pero dito sa compressor mga kajetek, mas mataas yung reading ng starting kumpara sa running. So, kumatanong nyo kung bakit. Kasi doon sa electric fan, halos the same size lang yung wire niya. So, ang pinagbabasehan doon sa resistance niya ay yung haba ng winding. Whereas dito sa compressor, ang pinagbasehan dito bakit mataas yung starting winding, kasi mas maliit. Halos magkapareho lang sila ng number of turns, pero mas maliit na wire ang ginamit sa starting winding kumpara sa running winding. Kaya bawal na bawal po na malagyan natin ng linya yung starting winding kapag nag-wiring tayo dito, kasi masusunog kaagad yung compressor natin. Yung winding ng compressor masusunog kung nasa starting natin mailagay yung ating linya. Okay? So, papakita ko sa inyo kung alin ba dito yung starting. Na kung pansinin natin, kung magbabase lang tayo sa relay, mahihirapan tayong mag-determine kung alin yung starting. So, papakita ko sa inyo kasi mayroong nagtatanong paano ba daw i-test yung relay. Na kapag ganitong klaseng relay, so mahirapan tayong mag-determine alin ba dito yung starting. Kasi kung titignan natin, dito ito naka... Ayan, paganyan ang pagka-connect nyan. So kung dito nagka-connect yung linya, dahil sa wiring po ng refrigerator, ang running po ang may linya at saka yung common, so sasabihin natin na ito yung ating running. Now, hindi natin ma-determine na ito ba talaga yung running. Hindi naman natin nakikita yung connection dito. Kasi kapag binuksan natin to, posibleng masira yung relay natin. So mag-misalign na yan at hindi nagagana. Now, ganito na lang yung gawin natin. Testira natin yung isang probe ng tester natin, lakay natin dito sa common. Okay? So, ito yung common natin. Now, ulitin ko yung pinakamataas ang resistance, yun ang magiging starting natin. Okay, simulan natin dito sa kanan. Ayan. Meron tayong nakuhang 2 ohms or 20 ohms. Kasi naka times 10 tayo. 20 ohms and then susukatan din natin itong kabila. Okay, so meron tayong nakuhang 4.5 ohms or 45 ohms kung i-multiply natin siya ng 10.
Ayan. So dito, meron tayong 20 ohms. Dito, meron tayong 45 ohms. Okay? So itong connection na ito, itong terminal na ito, ayan ko siya. Ito yung may mataas na reading mula sa common patungo dito sa terminal na ito. So mas mataas siya ng reading kumpara sa kabila. Ayan, 4. And then dito sa kabila, okay, nasa 2 lang. So, ibig sabihin, ito yung starting natin. Ito yung terminal ng starting. Okay, so talagang malilito tayo mga kajete kasi kung titignan natin yung relay natin, ayan. So kung ilagay natin siya dito sa connection, okay, so ito ay naka-align dito sa starting. Pero dito naka-connect yung linya natin. Okay, so ito kasi yung linya. Dito naka-connect yung linya at saka yung isa, ayan dito sa, kung ito yung line 1 natin, dito yung line 2 sa OLP. Parang ganito siya. Okay, and then kakabit natin yung relay. Ayan. So ito na yung magiging line 1 natin at saka line 2. Na kung pansinin natin yung pinakita ko sa inyo, ito yung starting natin pero naka-align dito. At saka mahihirapan tayong mag-tester ng relay, kaya papakita ko sa inyo. Dahil meron tong nagtatanong sa atin, paano ba i-test yung relay? Na kapag ganitong klase ng relay, mahihirapan tayo. Okay? So kunan natin siya ng continuity. Ayan, and then dito sa terminal. So kung mapapansin nyo, ayan, may continuity siya. Pero pag ilipat natin siya sa kabila, ayan, may continuity din. So mahirapan tayong ma-determine kung sira ba o hindi unless meron tayong pampalit na relay. Okay? Maliban na lamang kung pag-tester natin dito sa relay natin ay open siya, walang continuity. So ibig sabihin yan, sira yung relay. Pero what if hindi na gumagana yung relay pero may continuity pa rin? Okay, so dito naman tayo sa overload protector. So sa mga baguhan po, paano ba gumagana yung overload protector? Okay, ganito yan. Ang overload protector ay mag-iinit po ito kapag nag-stack up yung compressor. So kailan ba nag-stack up yung compressor? Kapag condition pa naman itong unit o itong compressor. So mag-stack up yung compressor kung halimbawa nag-burn out and then ilang seconds lang bumalik yung power. Or nag-testing kayo, pinaandar nyo and then binunot nyo kagad and then balik yung pagkasaksak. So mag high ampere si compressor. So dito gagana si overload protector. Iinit siya and then mag-open. Now kapag madalas na nangyari yon, posibleng madamage yung overload protection natin. Ito. So paano ba to i-tester? Ayan, para sa mga baguhan. So continuity lang naman to mga kajetek. Ayan. So kapag walang continuity, sira na yung overload protector natin. Okay, so sana po ay meron kayong natutunan sa video na ito. At kung nagustuhan ninyo ang video na ito, pwede nyo itong i-like and share. At kung bago pa lang kayo sa aking channel, huwag nyong kalimutang mag-subscribe at i-click yung notification bell para lagi kayong updated sa mga bago kong videos. Maraming salamat po sa inyong panonood.